Ang mapa ay isang napakahalaga at kapaki-pakinabang na instrumento na higit pa sa iniisip mo. Ito ay tumutulong sa ating hanapin ang lugar na ating pupuntahan at tumutulong para sa mga naligaw ng landas. Kung ayaw mo maligaw ng landas, samahan mo ako sa pag-aaral sa pagbabasa ng mapa. Ang pagtukoy ng eksaktong lokasyon ng isang lugar sa pamamagitan ng longitude at latitude o paggamit ng sistemang grid ay tumutukoy sa absolute location o tiyak na lokasyon. Sa ilalim ng longitude at latitude system, ang mundo ay nahati sa isang grid ng pahalang at patayong mga linya. Ang mga pahalang na linya o horizontal lines ay tinatawag na mga linya ng latitude, sapagkat tumatakbo ang mga ito sa kahilera sa Ecuador. Tinatawag din silang mga parallel lines. Ang lahat ng nasa hilaga ng Ecuador ay bahagi ng hilagang hemispero, at lahat ng nasa timog ay bumubuo sa timog hemispero. Ang mga patayong linya ng longitude ay kilala bilang meridians. Ang panimulang punto o starting point para sa mga linya ng longitude ay tinatawag na prime meridian. Ang nasa kanluran ng prime meridian ay ang kanlurang hemispero, at ang nasa silangan ng linya na iyon ay ang silangang hemispero. Ang pagbabasa ng mapa ay as easy as 1, 2, 3. Para sa unang hakbang, hanapin natin ang point of origin. Ito ay makikita sa bansang Sao Tome Principe na matatagpuan sa 0 degrees north, south, west, at east. Oo, tama ang iyong pagkarinig dahil ang puntong ito ay nasa gitna ng Prime Meridian at Ecuador. Sa mapang ito, makikita mo ang pagkakahati nito sa apat na kwadrado. Sa unang kwadrado, dito mo matatagpuan ang mga bansang may coordinates na nasa north at west. Sa ikalawang kwadrado naman, dito mo matatagpuan ang mga bansang may coordinates na nasa north at east. Sa ikatlong kwadrado naman, dito mo rin matatagpuan ang mga bansang may coordinates na nasa south at west. At sa ikaapat na kwadrado, matatagpuan mo ang mga bansang may coordinates na nasa south at east. Para sa ikalawang hakbang, kung ang bansa na hinahanap mo ay nasa north, hanapin ang point of origin patungo sa itaas na bahagi mula sa Ecuador. Kung ito naman ay nasa south, hanapin ito mula sa point of origin patungo sa ibaba. Gamitin ang mga degree na makikita sa gilid ng mapa. Ang lines of latitude ang gagamitin mo upang hanapin ang unang coordinates. Para sa ikatlong hakbang, kung ang bansa na hinahanap mo ay nasa west, hanapin ang point of origin patungo sa west o kanlurang bahagi mula sa prime meridian. Kung ito naman ay nasa east, hanapin ito mula sa point of origin patungo sa east o silangan. Gamitin ang mga degree na makikita sa itaas at ibaba ng mapa. Ang lines of longitude o meridians ang gagamitin mo upang hanapin ang ikalawang coordinate. Ito ang kabuuan ng mga hakbang kung paano tukuyin ang absolute location o tiyak na lokasyon.
para sa ating unang halimbawa. Tutukuin natin ang bansang nasa 14 degrees north at 121 degrees east. Para sa unang hakbang, hahanapin natin kung saan nakalatag ang 14 degrees north. Ang pagtutukoy sa absolute location ay nangangailangan ng iyong estimation skills, sapagkat ang mga linya ng longitude at latitude ay nahahati sa tig 15 degrees. Sapagkat ang hinahanap natin ay nasa 14 degrees north, hahanapin mo ito mula sa point of origin patungo sa itaas gamit ang parallel lines. At para sa 121 degrees east, hahanapin natin ito mula sa point of origin patungo sa east gamit ang longitude lines o meridians. Upang matukoy ang unang coordinate, ilapat ang iyong ruler sa 14 degrees north. Tingnan na maigi at i-estimate ang degree sa gilid ng mapa. Maari mo itong markahan. Upang matukoy ang ikalawang coordinate, hanapin ang 121 degrees east. Pagkatapos ay hanapin ang intersection ng dalawang linya, ang bansang nasa 14 degrees north at 121 degrees east ay Manila, Philippines. Para sa ikalawang halimbawa, ang unang hahanapin natin ay ang 39 degrees north. Tingnang maigi ang mga degree sa gilid. Dito natin ilalapat ang inyong ruler. Pagkatapos ay ang 77 degrees west. Hanapin ito sa degree sa itaas na bahagi ng mapa. Hanapin ang intersection ng dalawang linya. Ang bansang matatagpuan ay ang Washington, D.C., USA. Para sa ikatlong halimbawa, ang unang hahanapin natin ay ang 33 degrees south. Tingnang maigi ang mga degree sa gilid. Dito natin ilalapat ang inyong ruler. Pagkatapos ay ang 70 degrees west. Hanapin ito sa degree sa ibabang bahagi ng mapa. Pagkatapos ay hanapin ang intersection ng dalawang linya. Ang bansang matatagpuan ay ang Santiago, Chile. Para sa panghuling halimbawa, ang unang hahanapin natin ay ang 18 degrees south. Tingnang maigi ang mga degrees sa gilid. Dito natin ilalapat ang iyong ruler. Pagkatapos ay ang 47 degrees east. Hanapin ito sa degrees sa ibabang bahagi ng mapa. Pagkatapos, hanapin ang intersection ng dalawang linya. Ang bansang matatagpuan ay ang Antananarivo, Madagascar. Okay, take note na ang lahat ng bansa sa Asia ay matatagpuan sa northeast o may coordinates na northeast. Maliban sa dalawang bansa na ito, ang Indonesia at Timor-Leste o East Timor na matatagpuan sa ibaba ng Ecuador. Thank you.
At dito nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa absolute location o tiyak na lokasyon. Panoorin ang video tungkol sa relatibong lokasyon.